bakit pa ganyan ka makapagsalita kay Mariel? At isa pa, bakit mo naman sinisiraan si Mariel sa akin? Hindi magagawa ni Mariel yung mga binibintang mo. Pagalit na pagbibintang ni Elijah sa kanyang ina. Anak, hindi ko naman sinisiraan si Mariel. At isa pa, sinabi ko lang naman sa'yo kung ano ang nakita ko. Bakit ba ayaw mo kong paniwalaan? Bakit ba paniwalang paniwala ka dyan sa babaeng yan? Binibilog ka lang yan, anak. Depensa naman ng kanyang ina. Alam mo, ma'am, kinamumuhian kita. Kinamumuhian kita sa ginagawa mong ito kay Mariel. Bakit mo ba ito ginagawa sa kanya? At bakit mo siya tinulak sa hagdanan? Sigaw ni Elijah. Nagulat naman si Eliana dahil sa winika ng kanyang anak. Mas mabuti pang umalis na lang ako dito kaysa makapiling ang mata pobre kong ina. Dagdag pa ni Elijah. Nanlumo si Eliana dahil sa mga masasakit na bintang sa kanya ng kanyang anak. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Marangya at tahimik na namumuhay ang mag-inang Eliana at Elijah sa isang probinsya at kilala ang mag-ina na ito dahil sa husay nila sa pamamalakad sa kanilang mga negosyo. Kilala din ang mag-ina na ito dahil sa kanilang yaman. Kilala rin ang mag-inang ito dahil sa napakaraming foundations at organizations ang kanilang natulungan dahil sa kanilang mga donasyon dito. Strong bond din at talagang close ang mag-ina. Ngunit, nabago ang relasyon ng mag-ina simula nang naging kasintahan ni Elijah si Mariel. Simula kasi noon ay palagi nang kasama ni Elijah si Mariel at palagi niya na rin naiiwang mag-isa sa kanilang mansyon ang matandang ina. Isang araw ay ipinakilala ni Elijah si Mariel sa kanyang ina at malugod naman itong tinanggap ni Eliana. Makalipas ang isang linggo matapos ipakilala ni Elijah si Mariel, ay nagpaalam si Elijah na doon na lamang sa kanilang mansyon patirahin si Mariel. Ulila na daw kasi ito at nangungupahan lamang sa isang paupahan. Gusto daw matulungan ni Elijah si Mariel lalo pat nag-aaral din ito sa kolehiyo. Pumayag naman si Eliana sa nais ng kanyang anak at muling tinanggap ng malugod si Mariel. Ngunit habang tumatagal ang pagtira ng dalaga sa mansyon nila, ay lumalabas ang tunay na ugali nito. Isa-isa ring nawawala ang mga alahas ni Eliana at sa tuwing may alahas na nawawala si Eliana ay nagkakaroon ng designer's bag si Mariel. Ayaw naman paghinalaan ni Eliana ang nobya ng kanyang anak dahil wala rin naman siyang sapat na ebidensya para sabihin na ang nobya ng kanyang anak ang nagnanakaw ng kanyang mga alahas. Sinubukan namang sabihin ni Eliana sa anak ang mga nawawalang alahas at tinanong din ito kung si Elijah ba ang bumibili ng mga designer's bag ng nobya. Hindi naman po ako yung nabili ng bags niya. I think sasahod niya po yun sa part-time. Tugon ni Elijah sa tanong ng kanyang ina. Do you think her part-time job will cover those expensive bugs? Ani ni Eliana sa harapan ng kanyang anak. Ang pag-uusap na mag-ina na ito ay narinig ni Mariel kaya matapos kausapin ni Eliana ang anak ay agad namang kinausap ni Mariel si Elijah at binilog nito ang ulo ni Elijah. Eli, alam mo ba na usap-usapan ako sa manor ninyo na magnanakaw daw ako? Bakit naman ganun? Porket nakakabili ako ng mga bags ko gamit ang pera ko mula sa part-time job ko? Feel ko talaga may naninira sa akin dito. Ani ni Mariel at tila ba nililiitan pa niya ang kanyang boses and she's exaggerating her expression para mas maging kaawa-awa sa paningin ni Elijah. Patuloy ang mga nawawalang alahas ni Eliana at patuloy din naman ang pagdami ng bags ni Mariel. At hindi lang yan ang kinakabahala ni Eliana. Kapag wala ang anak na si Elijah, ay palaging may lalaking bumibisita sa kanilang mansyon. Pakilala ni Mariel ay pinsan daw niya ito. Ngunit laking taka ni Eliana dahil si Mariel at ang di umano'y pinsan nito ay nagkukulong sa kwarto ni Mariel ng ilang oras at nilalakpan ng mga ito ang pintuan. Ang mga suspetsa ni Eliana sa nobya ng kanyang anak ay mas lalong lumala. Kaya isang araw, ay sinubukan ni Eliana na
hulihin ito. Itinuon niya na magpaalam kay Mariel sa parehong araw na wala si Elijah sa kanilang mansyon. Mariel, alis lang ako ha. Mga gabi pa akong makakabalik. Pakitawagan na lang ako kung may emergency o kaya dumating na yung mga in-order ko online. Ani ni Eliana sa nobya ng kanyang anak. Sure po, tita. Ingat po kayo. Nakangiting tugon naman ni Mariel sa kanya. Umalis si Eliana sa mansyon matapos magpaalam kay Mariel, pero bumalik din siya sa loob nito gamit ang sikretong daan na tanging siya lamang ang nakakaalam. Wala pa mang oras ang nakakalipas ay nahuli niyang pumasok si Mariel sa kanyang kwarto. Hindi niya agad ito kinumpronta at nang ito ay lumabas ay patingin-tingin ito sa paligid. Hindi naman ito nakita si Eliana na patagong nagmamasid sa kanya sa sulok sa hallway ng mga kwarto. Patagong sinunda ni Eliana ang dalaga na siya namang nagtungo sa sarili nitong kwarto. At laking gulat niya nang makita ang di umano'y pinsan ni Mariel na pinagbuksan ang dalaga ng pintuan ng kwarto nito, niyakap nito si Mariel sabay halik sa dalaga. Doon ay napagtanto ni Eliana na ang lalaking iyon ay hindi pala pinsan ni Mariel. May relasyon si Mariel sa lalaking iyon at niloloko ni Mariel ang kanyang anak. Muling bumalik si Eliana sa secret passage ng mansyon at dumaan siya sa main entrance. Tinawag niya si Mariel at gulat na gulat at tila kabado ito nang lumabas mula sa kanyang kwarto. Akala ko ba tita ay gabi pa kayo uuwi? Kinakabahang tanong ni Mariel. May naiwan ako sa kwarto ko. Pagsisinungaling ni Eliana at pagtataray niya dito. Tinarayan niya ang nobya ng anak at dire-diretso siya sa kanyang kwarto. Napuna ni Eliana ang kaba ng dalaga at kinumpirma noon na may relasyon nga si Mariel at ang lalaking dinadala nito sa kanilang mansyon. At nang makapasok nga si Eliana sa kanyang kwarto, tatlo sa kanyang mga alahas ang nawawala. Lumabas siya ng kwarto at naabutan niyang tumatakbo papalabas ng kanilang mansyon ang lalaki ni Mariel na ipinakilala sa kanila na pinsan niya. Kinumpronta naman ni Eliana si Mariel nang dahil sa nakita niyang iyon. Ikaw ang magnanakaw ng alahas ko at niloloko mo pa ang anak ko? Pagalit na ani ni Eliana sa dalaga sabay sampal dito. Laking gulat naman ni Eliana nang sampalin siya ni Mariel pabalik. Ha! At may pruweba ka ba? Sa tingin mo ba ay paniniwalaan ka ng tanga mong anak? Tahas ang pambabastos ni Mariel kay Eliana. Hindi ko ahayaang pakakasalan ka ng anak ko. Ani naman ni Eliana sa pambabastos sa kanya ni Mariel. Well, let's see. Sino sa atin ang paniniwalaan ni Elijah? Tahas ang ani ni Mariel. Inirapan pa nito si Eliana at laking gulat ni Eliana ang mga sumunod na ginawa nito. Nagtungo ito sa hagdanan pababa at pinagulong-gulong nito ang sarili. Dahilan upang malaglag itong si Mariel. Uminda ito sa sakit at naiwan naman sa taas ng hagdanan si Eliana na tulala at hindi makapaniwala sa ginawa ng dalaga. At tila ba parang planado ang pag-aarting iyon dahil saktong-sakto ang sitwasyon sa pagdating ni Elijah mula sa trabaho. Naabutan ni Elijah ang nobyang umiinda sa sakit sa baba ng hagdanan at ang ina na nakahawak sa kanyang bibig sa itaas ng hagdan. Anong ginawa mo, ma? Galit na tanong ni Elijah. Tumakbo ito sa nobyang umiinda sa sakit mula sa pagkakahulog sa hagdanan. Hinulog niya ang sarili niya, Elijah. At siya ang nagnanakaw ng mga alahas ko. Ani ni Eliana. At bakit naman ihuhulog ni Mariel ang sarili niya? Tsaka isa pa, pinagbibintangan ninyo si Mariel na kumuha ng alahas ninyo? Eh kung ganun, mas lalong klaro na ang motibo ninyo sa akin para itulak ninyo si Mariel sa hagdanan. Tugon naman ni Elijah at baka sa mukha nito ang lubhang pagkagalit. Anak, hindi ko siya tinulak. Hinulog niya nga ang kanyang sarili dahil nahuli ko siya at nang kabit niya. Niloloko ka lang ng babaeng yan, Elijah. Hiwalayan mo na yan. Ani naman ni Eliana at tila ba natataranta na si Eliana sa sobrang pag-aalala sa kanyang anak. Yung lalaking nakita ninyo kanina ay pinsan ko. Pinsan ko lang yan, Elijah. Remember si Harold? Ayun yung nakita ng mama mo. Isa pa, hindi ko naman ninanakaw ang mga alas niyan kahit halongkatin niyo pa ang gamit ko sa kwarto.
Depensa naman ni Mariel at umiiyak-iyak pa ito habang nakakapit sa braso ni Elijah na umaalalay sa kanya. Bumaba si Eliana upang lapitan ng anak at ang nobya nitong umaarte. Nang makababa, ay hinawakan niya ang mukha ng anak at tinignan niya ito sa mga mata nito. Anak, makinig ka sa akin. Niloloko ka ni Mariel at ninanakawan din ako ng babaeng yan. Maniwala ka naman sa akin. Ani ni Eliana habang hawak-hawak ang pisngi ng anak. Humahagulgol naman si Mariel at dahil dito ay itinapon ni Elijah ang kamay ng kanyang ina na nakahawak sa kanyang pisngi. Bakit ba ganyan ka makapagsalita kay Mariel? At isa pa, bakit mo naman sinisiraan si Mariel? Alam ko noon pa man na ayaw mo na sa kanya, pero yung sisihin siya dahil sa mga nawawala mong alahas, tapos ngayon ay pagbibintangan mo pang niloloko niya ako dahil bumibisita ang pinsan niya dito? Pagalit na pagbibintang ni Elijah sa kanyang ina. Anak, hindi ko naman sinisiraan si Mariel. At isa pa, sinabi ko lang naman sa'yo kung ano yung nakita ko kanina. Bakit ba paniwalang paniwala ka dyan? Binibilog lang ng babae niya ng ulo mo. Depensa naman ng kanyang ina. Lalong nagkalamat ang relasyon ng mag-ina nang umiyak si Mariel at sinabi nitong itinulak siya ng ina ng nobyo sa hagdanan. Alam mo ma, kinamumuhian kita. Kinamumuhian kita dahil sa ginawa mo kay Mariel. Bakit mo nagawa yun? Bakit mo naman tinulak si Mariel sa hagdanan? Sigaw ni Elijah. Nagulat naman si Eliana dahil sa winika ng kanyang anak. Bago pa man madepensahan ni Eliana ang kanyang sarili ay inunahan na siya ni Elijah. Mas mabuti pang umalis na lang ako dito kaysa makapiling ang mata pobre kong ina. Dagdag pa ni Elijah. Nanlumo si Eliana dahil sa mga masasakit na bintang sa kanya ng kanyang anak. Matapos nga ang pagtatalo nilang iyon ay dinala ni Elijah si Mariel sa ospital at nang umayos na nga ang kalagayan ng dalaga ay lumayas ito sa kanilang mansyon. Ni anino nito ay hindi niya pinaramdam sa kanyang ina. Lubos na nagalit si Elijah sa kanyang ina dahil sa pagmamanipula ni Mariel sa kanya. Paulit-ulit na sinuyo ni Eliana ang anak na si Elijah ngunit kahit anong gawin niya ay hindi ito nagpapasuyo sa kanya at hindi rin siya pinakikinggan nito. Makalipas ang isang taon ay nabalitaan ni Eliana na ang kanyang anak ay binenta ang mga properties nito at ang savings nito ay paubos na rin. Ang mga negosyong itinayo ng kanyang anak ay nauwi rin sa pagkalugi. At matapos niyang isang taon na hindi pagpaparamdam sa kanyang ina, ay umuwi si Elijah sa mansyon. Mapayat at broken-hearted. Ma, tama ka. Niloloko nga lang ako ni Mariel. Pambungad ni Elijah matapos siyang pagbuksan ni Eliana ng gate matapos niyang iring ang doorbell ng mansyon. Nalaman ko na ang lahat, ngunit nung nalaman ko ay huli na. Pineperahan lang ako ni Mariel at mukhang plano ito ni Mariel at nung lalaki niya. Malungkot na dagdag ni Elijah, hindi ito makatingin sa mga mata ng kanyang ina. Niyakap na lamang ni Eliana ang kanyang anak at niyakap din siya nito pabalik. I'm so sorry po. Ani ni Elijah at napaluha ito. Laking pasasalamat pa rin ni Elijah na sa kabila ng lahat ng kanyang nagawa ay pinatawad pa rin siya ng kanyang ina. Kahit pa na hindi siya nakinig dito, ay pinatawad pa rin siya nito at tinanggap. Simula din noon ay ipinangako na ni Elijah sa sarili na palagi niyang pakikinggan ang dalawang panig at hindi lamang ang panig ng iisa. Masayang namuhay muli ang mag-ina habang tinutulungan ni Eliana na makabangon muli ang mga naluging negosyo ng kanyang anak. Hindi na rin nila hinabol si Mariel sa mga kasalanan nito, ngunit mukhang ang karma ang humahabol dito. Dahil isang buwan matapos malaman ni Elijah ang lahat ng kasinungalingan nito at pagmamanipula sa kanya ni Mariel, dinakip daw ito ng mga pulis dahil sa kasong pagtutulak ng droga. Turns out, ang lalaki pala ni Mariel ay isang drug pusher at sinet up nito si Mariel upang si Mariel ang mahuli ng mga pulis at matakasan ang sariling kasalanan. Iniwan din nito si Mariel tangay ang lahat ng pera niya habang si Mariel ay nabubulok sa bilangguan.
Nagustuhan niyo ba ang kwentong ito? Huwag kalimutang mag-subscribe sa Ate Jane TV, gayon na din ang pag-like at pag-share ng video ito. Maraming salamat, hanggang sa muli!